sana po ayusin na lang po muna ninyo so that sayang yung time ko sana na. Alright, isang mapagpalang araw po sa ating lahat at narito po tayo para sa ating panibagong reaction video. Napansin nyo ba? Ang ganda ng ngiti ni Nancy Bina ay dito sa ating video na ito, mga kababayan po natin. Bakit nga ba napangiti itong si Nancy Binay? Si Director Coco Pimentel ay sinabing nagsasayang lang umano ng oras at resources itong pagdinig sa Maharlika Wealth Fund dahil wala umanong magandang patutunguhan. Point of view of the minority, just for the information of everybody, minority po kasi kami, we observe the majority aligned with the admin and we see what you're doing. You're conducting a very expensive public brainstorming. Yan ang ginagawa ninyo eh. Expensive in terms of resources and in time, which you should have done months ago before actually making the proposal. Yan ang nangyayari po. I see the National Treasurer sending instructions to the LBL Land Bank representatives to tone down the 14%. Dapat nag-usap na po kayo beforehand. May non-recurring pala dun. Di, sinabihan nyo na sana. Don't use that 14% rate of return kasi may non-recurring dun. I mean, well, this is just the minority speaking, no? Should this ever reach the, but I hope that it does not in its current form. The National Treasurer assures us na mayroong listahan ng mga allowable investments. Eh, mayroon pang last paragraph dun eh. And all other investments as may be decided by the board. Di sino naglulukuhan dito? Di ba? You make it appear to Japanese investors, oh, we're very strict. Pero sa dulo, may lusot. There is a 2% cap on administration and operating expenses. But there is a section 17 which allows additional expenses na wala ng cap. Well, at any rate, Mr. Chairman, I mean, being an administration measure, masyadong, well, the Senate should not allow this to pass in its current form. It's a very disappointing to be an administration measure. Ang assumption kasi, if it's an administration measure, backed up by all the best lawyers and the bill drafters of the administration na po yan. And yet, ito'y resulta. And then, we hear news about the president reporting the Japanese investors are excited to invest in the Maharlika fund. Where is the mechanism in the current bill? How do they invest? Wala din dun. Oh, sa mechanism, kasi sa distribution of profits, wala yatang, hindi yata na envision ang distribution of profit to a third party participating investor. Wala dun eh. Oh. Tapos, this Maharlika Investment Corporation can directly give ayuda. Andun yung naka-insert yung word na directly. Ano naman meaning nun? I mean, another DSWD. So what are we doing here? I mean, di ba? I mean, there will now be ayuda distributed to the poorest of the poor. Ang tarpaulin sa likod is Maharlika Investment Corporation. Ano nangyari? But what's happening? What is happening? What is the real purpose of this na proposal? Hindi po namin makuha. Sa pagbabago ng anyo, nagbago ang anyo sa House, pagdating dito sa Senate. We notice also, Mr. Chairman, that the, yung bang introductory statement, yung explanatory note, no? Explanatory note of the bill of our chairman does no longer mention sovereign wealth fund. So definitely nag-shift na. But the bill mentions the Santiago Principles, which is about what? Sovereign wealth fund. So, ito from the minority lang po ito. No? I mean, sayang eh. I mean, an administration measure and yet the quality of the proposal is that low, is that confused. Sana po ayusin na lang po muna ninyo so that, sayang, yung time ko sana na
Inaaral ko na to sa RCEP. Ano ba? Inaaral ko na ito sa cultural mapping, sa aral intervention program ni Senator Win Gatchalian. Oh, ganun po nangyayari. We are really conducting a very expensive public brainstorming sessions on a proposal coming from the administration na not well thought out, not well planned. Naghahanap ang mga majority senators ng business plan. Wala! So, yun nga mga kababayan, ano? At ayon nga kay Senator Coco Pimentel, ay wala nga umanong kwenta yung proposal ng Maharlika Wealth Fund. At tinatanong niya nga umano ngayon kung ano nga talaga itong tunay na purpose ng Maharlika Wealth Fund. At nagsasayang lang umano ng oras ito dahil hindi masyadong naplano at hindi kompleto na kitaan nga ng mga butas itong mga itong proposal ng Maharlika Wealth Fund. At binabatikos nga ito ni Senator Coco Pimentel dahil hindi nga umano naayos and well planned itong Maharlika Wealth Fund. At ano nga ba ang tunay na purpose umano ayon kay Senator Coco Pimentel? So kung ano pa man ay abangan po natin yan, ano? Kasi naguguluhan yung mga senador po natin, lalo na itong si Senator Chis Escudero, kaugnay nga po dito sa Maharlika Wealth Fund. Ayusin muna bago umano magkaroon ng Senate hearing, bago pag-usapan, ayusin muna ang proposal nitong Maharlika Wealth Fund, mga kababayan po natin. At yan po yung ating update. Salamat.